Saan ka punta? To the moon. Road trip. Vroom vroom. Charot lang. Road trip tayo. Punta tayo naman ng Real Quezon Beach. Pero bago tayo makarating doon, dadaan muna tayo ng Pililia Windmill sa Rizal. And then, paharating na tayo ng Real Quezon. And then, after that, pupunta tayo ng Balagbag Falls. Siyempre, susulitin natin yung biyahe natin kasi we are going to have 4 hours long drive. We are hitting 3 birds in 1 stone in this trip. So, buckle up guys, angkas kayo. So, una nating madadaanan ay ang San Mateo, then Marikina, Antipolo, Teresa, Angono, Morong, Baras, and then Pililia, Rizal. So, on the way, na-enjoy ko talaga yung biyahe because as you can see, ang ganda-ganda ng view sa daan. Tapos, nakaka-unwind talaga. Makakalimutan mo yung isang linggong nakaupo ka sa trabaho. So, it's really the best time for us to relax. Sometimes, we have to travel din. At saka, masaya talaga akong mag-video, mag-record ng mga pinupuntahan ko or ng mga ginagawa ko because it will serve as memory. Kumbaga, most of the time, nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay because we're so busy. Pero kapag binalikan natin yung pictures, yung videos, maaalala natin kung gaano pala kaganda, kasarap, tsaka enjoyable yung ginawa mo in that very moment. So, alright, before anything else, I hope you can like and subscribe to my channel. I'm hoping na maka 1,000 subscribers ako. Siyempre, mangyayari lang yan sa tulong ninyo. So, ayun, bekene men. So, at this moment, huminto muna kami sa gilid ng highway because na-mesmerize ako sa beauty nitong I believe it's Laguna de Bay, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. And then, we have arrived already sa Pililia, Rizal. So, dito, wala ka naman kasi talaga magagawa. Madadaanan mo talaga itong Pililia, Rizal. So, why not huminto sa Pililia Windmill? On your way, may mga matadaanan ka ng mapagkakainan, meriendahan, pwede ka munang huminto. Pero kami, dumiretso na kami dito sa view deck ng Pililia Windmill because we are so excited. Tsaka hapon na rin kasi kaming umalis ng bahay. So, I think gagabihin kami mamaya sa pagdating sa Real Quezon. Pero ang maganda rito, pagdating namin sa windmill is, halos magsa-sunset na. So, maganda din yung view tapos hindi pa mainit. So, nakaka-enjoy talaga pa rin maglakad-lakad tsaka napakaganda ng hangin pagdating namin. Hindi na kami masyado ding nainitan. Papakita ko sa iyo yung view deck dito sa Santee's Farm. Actually, pagdating mo dito, magbabayad ka muna of course ng 100 pesos. Dalawa na kami doon and then kasama na din yung parking ng motor. So, hindi na masama. And then, you get to enjoy this wonderful view, yung overlooking. Ayan, nag-selfie kami pero ayun pala, video pala siya. And napakaraming tao at this time ng hapon. And masyado akong nagandahan dun sa sunset. Enjoy guys and relax. Relax din pag may time. Madalas gusto kong balikan yung mga napuntahan ko na. Kayo rin? Kasi parang pag unang punta mo pa, parang sobrang excited ka. Hindi mo masyadong na-enjoy. Parang gusto mong magawa lahat, makita lahat, and then mag-video lahat. Kaya parang hindi sapat yung oras.
Kaya minsan maganda rin yung napapanood mo na yung lugar or na-research mo muna yung lugar. Unlike us, parang biglaan yung biyahe namin and then parang wala kami talagang idea 100% sa pupuntahan namin. Pero may trail yung ganon. Kaso yun nga, parang nagmamadali ka. Pero na-enjoy naman namin. Sobrang na-enjoy namin yung dalawang araw na biyahe namin. And definitely uulitin namin. Siya nga pala guys, dito sa Santi's viewing deck, meron din silang cafe. So, you can actually enjoy hot or cold coffee nila. And syempre, sinama ko na rin yung price dito. You can pause the video and then you can check out the price tsaka mga drinks na meron sila. So, enjoy the sunset habang nagkakape-kape. That is life. Alam naman natin, hindi na mababalik yung mga oras na nakalipas. So, after ng mahabang pagtatrabaho, kailangan habang bata pa tayo at saka kaya pa natin magbiyahe, let's go and travel. Hindi kailangan mahal, 350 nga lang yung gas na nagastos namin, tapos 100 dito sa ano eh, sa viewing deck. And then, back and forth na namin yung 350 na gas hanggang makauwi kami ng Manila. Sobrang sulit talaga and syempre yung memories, di ba? In every moment, matitreasure niyo yun. And siya nga pala, pwede din daw palang or pwede din palang mag-tent dito kasi nakakita ako ng mga nakatent kanina sa baba lang ng windmill. I'll show it to you later. Ayan o, nakatent sila sa baba lang ng windmill. So, alright, time for selfie! Let's move to our next destination, ang Real Quezon Beach. Actually, hapon na kami nang dumating dito. And napansin ko na nasa tabi lang ng kalsada talaga yung mga beaches. And masyado siyang mabato. But that's okay because hindi lang naman yung beach yung pinuntahan namin. So sa Paninap 2 kami nag-check-in. And nakuha lang namin yung kubo for just 1,000 pesos. But normally it's 1,500. So 1,000 pesos overnight na yon. So, sa kubo na to, ang haba talaga ng tulog namin, ang sarap-sarap ng tulog namin, ewan ko ba. Baka siguro sa pagod or talagang magandang tulugan na nasa tabi ka ng dagat. So, meron sila dito ang man-made na pool. It's actually salt water infinity pool. Napapalitan naman daw yung water every now and then. Especially kapag nag-high tide na, talagang mapapalitan yung water. And still, dagat pa rin naman siya. So, healthy pa rin. Ang maganda lang is, dahil mabato yung dagat, kaya meron silang man-made na pool. So, ayos din at sulit din yung binayad mo. Especially kung may dala kang mga bata or mga, or dala mo yung buong family mo dito. Meron din silang man-made na boardwalk. As you can see kanina, at least nakakapaglakad ka papunta dun sa dagat. And yung may mga kubo sila na nasa dagat mismo. Kaya masarap mag-picnic talaga with your family. And yung mga kubo nila usually nasa 3,500 or 3,000 sa day tour. And let's see pa yung price ng iba pa para alam din ninyo pagka nagustuhan yung pumunta rin dito. So, this one, ito yung sinasabi kong 3,000 to 3,500. Ayan o. Diba? Minsan lang naman tayo matutulog sa mga kubo. So, susulitin talaga natin. Meron din ako nakita ang mga nag-tent. Yung ganyan is nasa 1,000, 1,500 din yung mga table. Ito po is 7,000. This one naman po is 4,000. Pareho ng aircon yun. Pangmaramihan na family.
Okay, so picture time. Alright, food trip naman tayo dito sa Panina. Meron silang paluto. Siyempre, pwede ka magpaluto ng mga seafood, anything that you like, bulalo, tapsilog. Siyempre, gutom na kami, umorder na kami. Maluwag yung or spacious yung paluto nila, and they will serve your food na mainit pa, talagang bagong luto. Like this one, this is definitely masarap, grabe. Naparami ako ng rice dito. At ayoko mahirapan kayo, so binigay ko na pati mga menu nila and then yung prices ng pagkain para naman ma-enjoy nyo lahat yung travel ninyo, ma-compute nyo na kung magkano yung magagastos ninyo. At kung may budget naman kayo, meron din ditong dampa. Pwede kayong kumain sa tabi mismo ng dagat. Enjoy! Ayoko talaga mahirapan kayo. Kaya ito na yung mga other beaches na pagpipilian nyo dito. So, alam nyo na. Bacana man. And lastly, Balagbag Falls. I saved the best for last. Sobrang enjoyable. Ano pala patungtang course may beach resort dyan. Di man wala, beach point. Parang beach point pala namin. Pumasok na kami, 40 pesos isa. Tapos 2 minutes walk daw dito. Kasi maayos, hindi mahirap ipuntahan yung falls. Hindi siya masukal. Dito may tubig na rin siya. Punta dun sa gate. Yan lang yung gate. Banda daw yung falls. Pero dito along the way, parang may cottage na din. Doon lang yung entrance ako kanina. Malapit pa lang tayo. Dito may mga cottage na din banda. Let's see. Ayan natin yan mga bato. Magkalat. Pero pwedeng kumambay. Ito na pala yung falls. Ayan pala siya talaga. 2 minutes walk. Ayan na.
So, 2 minutes walk lang tayo. Doon lang tayo galing kanina. Diyan tayo galing. Kaya ang Balagbag Falls. Sarap magtampisaw sa tubig. Nature. Doon tayo banda. Aakyat mamaya. Para makapunta tayo sa taas. Aakyatin natin yan. Para makapunta dun sa falls. Sa taas. Ano pa siya yung maganda sa taas na. Hinihingal ako pero worth it pa akyat. Ah, pakaganda. Ang linaw-linaw ng tubig dito sa taas. Ayan. Maganda rin dun sa baba pero mas maganda dito. Hinihingal pa ako pero ang ganda talaga. Wow, sarap. May bathtub sa falls. Ang galing. ito sa yung falls sa Balagbag. Ang galing. Sa taas kami. Meron pa yan sa baba doon. Ikaw na. ang sarap. Selfie time! At syempre, bago tayo umuwi along Laguna, on our way home, nagmerienda muna kami dito sa overlooking view na cafe. At definitely, napakasarap din yung pagkain nila kasi ang dami-dami kumakain dito. Isaserve nila ng mainit and fresh yung pagkain mo. At syempre, sinama ko ulit ang menu nila and prices. Becca naman. Thank you guys. I hope you liked it. Please subscribe to my channel. See you later. Bye! God bless you all.